Yo, what's up guys? What's up mga daddies? What's up mga babies? At nagbabalik po ang batang makulit. Pero ang batang makulit di po natin siya kasama ngayon dahil mahalaga at importante po ang pag-uusapan natin. So yun, kung bago lang po kayo sa aming channel, don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng batang makulit. Like and follow na lang din po natin Facebook page, Baby Francesca Vlogs. So for today's video mga daddies, pag-usapan natin kung kailan sisimulan ang pamamahagi ng ayuda para sa mga taga NCR. So yun, umpisaan natin. Ngayong araw nga mga daddies ay sasailalim na ulit ang NCR sa ECQ or Enhanced Community Quarantine. Marami nga ang nababagabag dahil balik ECQ na naman tayo at pansamantalang tigil trabaho. Kaya nga ang tanong ng lahat ay kailan nga mag-uumpisa ang pamamahagi ng ayuda. Ayon nga kay spokesperson Harry Roque, ay maaaring ibigay na ang ayuda this week. Pero hindi literal na ngayong week na makukuha ito ng mga benepisyaryo. Bagkus ang pinirmahang 13.1 billion budget ay naipasa na nga ngayong week sa mga LGU. Pero nung isang araw ay naglabas nga ng statement si DILG Secretary Eduardo Anyo na maaari na ngang ipamahagi ngayong araw ang ayuda sa unang araw mismo ng pagbabalik ng ECQ sa NCR. Ayon nga kay DILG Secretary Eduardo Anyo, ay siguro pagpatak ng ECQ, pilitin nating masimulan na yung ayuda distribution. Siguro may konting changes dyan, pero nasa mga LGU naman natin yung final determination, yung listahan ng mga nangangailangan, kaya madali naman yan ma-resolve. Ang DILG o DSWD ay hindi na nga din naglabas ng listahan dahil ayon sa kanila, ang mismong mga City Hall o LGU ang magpo-provide ng kanilang finalized na mga listahan. Paano nga ang magiging proseso ng pamamahagi ng ayuda? Ayon kay DILG Secretary Anyo, ito ay maaaring gawin sa pamamaraan ng manual payout, house-to-house o face-to-face distribution o digital payout. Reminders lang mga daddies, ang target date ng DILG sa pamamahagi ng ayuda ay gusto nga nilang masimulan ngayong araw. Pero magdedepende nga po ito sa kakayahan ng inyong City Hall or inyong mga LGUs. So yun mga daddy, sa bago ko tapos itong video na to, kung ako po yung tatanungin regarding sa pagproseso ng pamimigay or pamamahagi ng ayuda, ay sana gawin itong house-to-house distribution. Nang sa ganun ay hindi na kailangan pa lumabas ng mga beneficiaries at doon ay mas makakaiwas po ang bawat isa sa banta ng Delta variant. So yun mga daddies, ayun lamang po for today. Hope na napagbigay ako ng konting tips and ideas regarding sa kung paano ipapamahagi ang ayuda sa mga taga NCR. So yun, kung nagustuhan niyo itong video na to, like, share, and comment po, and don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Bata Makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs.